Iturko kayo mga lodi sa kampanin namin. Ito po yung mga moldi na ginagamit namin. May malalaki, may maliliit. Pakita ko sa inyo mamaya. Pagkatapos nitong video na to, mga lodi. Bali, 5 machine po kami mga lodi dito. Puro toyo. Mga lodi, yun po ang kampanin namin. Yung pong 2 crane, yun po ang tagabuhat ng moldi. Kasi mabibigat, hindi kayang-kayang. Pag walang crane, bali 2 po yung crane na yan. Yun po ang kampanya namin sa loob. Bali 5 machine po yan. Yun po ang number 1 na machine, 350 toyo. Die casting machine, yun po ang 350 o number 1 na machine. Bali 2 pong tugani yan o furnace. Yun po ang number 2, ang 650 ton toyo machine. Yun po mga kalodi, nakapag video po ako kasi walang pasok. Bali 2 ding furnace dyan o tugani kasi hindi kaya ang isang tugani o furnace pag malalaking items. Yan po ang 2 machine. At sa dulo naman may 350 pang isa na toyo die casting din machine mga kalodi. Yun po walang production kaya nakapag video ako. Bali 2 furnace po din yan. Pero hindi iikot. Sasalukan mo lang yung isang furnace pag maubos na. At yung isa, tunawan ng mga overflow at saka bees. Yun po mga kalodi. At ito yung moldi na yun mga kalodi. Kanya-kanyang moldi po sa bawat items. Yun po, ang yung malaking moldi, doon po yun kakabit sa 650 or 900 tons na machine yung malaki. Yun po ang 200 tons na toyo machine. Ito po yun, bago pa yun. At isa lang furnace dyan o tugani. Kasi kayang-kaya naman niya yung kayang-kaya naman niya sa isang furnace yung item kasi maliliit lang. At ito yung 900 tons, yung malalaking items ang ginagawa dyan. Bali, 2 furnace po dyan. Malalaki din ang furnace o tugani. Malalaking moldi dyan ang kinakabit mga kalodi. Kaya mabigat din mga kalodi. Dyan po ginagawa yung etching na mga 10 kilo kasama yung base at saka overflow mga kalodi. Yun po ang sasang. At ito naman ay yung stakan namin mga kalodi sa mga nagawa na namin. Hindi na rinse ng pujang name namin. Yun po ang mga stack, mga itching, mga items na parang ano ng grinder. Iba-iba po mga itching dyan kadalasan. Ito po yung mga itching na malalaki. Yun po yung itching na 10 kilos pagkasama na yung overflow at saka base. At ito naman yung staka ng aluminum bar at saka may mga items din na pang deliver na. Yun po nakabalot. At saka may etching din dyan na tapos na pang deliver na. Yun po ang etching na tapos na galing sa sasang. Nalinis na po yan. At saka nakagong na tridan. Saka ready for deliver na po yan. Dito kasi nilalagay yung ready to deliver na mga kalodi. Yun sa loob, sasangin pa yun. Linisan, tatanggalin yung mga overflow at saka base. Marami pong moldi ang ginagamit namin. Kaso lang yung iba, wala ng production. May maliliit. Yung maliliit para sa 200 tons at saka sa 350 tons. Yung malalaki, doon sa 650 at saka 900 tons. Yun po ang sa second floor na
molde, may mga core yung iba, yung cylinder. Yun po mga lodi, i-share ko lang sa inyo yung company namin. Matagal na po ako dito, malapit na po kung umuwi sa Pinas. Yan po, dito na po ako tumanda sa company na to. Bali 10 years na po ako dito. Tsaga-tsaga lang. Mga kalodi, tiis para makaahon sa hirap. Yun po ang second floor. Yun po ang mga molde na ginagamit namin. Yung malaki, may maliliit. Halo-halo po yan, mga kalodi. Yun po yung pinakamalaki, yung may cylinder. Yun po, parang paan ng tao, kalaki yan, mahaba. Kasi may cylinder sa taas, yun po yung cylinder. Ukuro, hydraulic po, yung langis po ang napapagana dyan. Tsaka sa gilid, mayroon din. At dito sa dulo naman, yun ang pinakamalaki naming molde. Yun po yung maraming hose. Malapad po yan, mabigat. Grabe. Halos kasing laki ko lang yung items dyan, mga kalodi. Yun po, mga kalodi. Sana na-enjoy kayo sa panonood sa video ko. Thanks for watching. Paalam, don't forget to subscribe my YouTube channel and follow my FB page, Rulik Channel PH. Marami po akong in-upload na video dyan galing sa, dito po sa die casting, aluminum die casting. Yun po ang molde na mahirap, maraming host. Thanks for watching.